si Kuya Shao at welcome to Kuya Shao TV. Ang topic natin for today is about hedgehog breeding. So sa episode na to, i-share ko sa inyo kung ano yung experience ko at paano ko o yung sistema ko kung paano mag-breed ng aking mga alagang hedgehog. So, napaka-exciting ng topic natin for today. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to, di ba? Okay guys, ang episode natin for today is about hedgehog breeding. So, paalala lang po, bago tayo mag-proceed sa breeding, dapat may sapat na tayong learnings at saka knowledge pagdating sa keeping, so pag-aalaga ng isang hedgehog. Bakit? Dahil po, mas advanced po ang breeding at mas critical at mas sistema po ang breeding compared po sa keeping. Tandaan nyo po yan, no? Napaka-systematic at critical po ang breeding compared sa keeping. Tandaan nyo po yan. So, yun. Ano pa yung dapat nating tandaan? So, syempre, dapat nating isaalang-alang at tandaan yung age ng isang hedgehog. Ano ba yung ideal age ng hedgehog for breeding? So, ang ideal age for breeding ng isang hedgehog is around 6 months pataas. Kino-considered po natin dyan yung body build nila. At the same time, dapat healthy sila. Sa isang salita pala, healthy yung gagamitin nating hedgehog. So, yun. Para safe sila after manganak. Magbuntis or after manganak. So, yun po. Ang tandaan natin. So, pangalawa, ano ba yung mga enclosure na kailangan o yung size na enclosure na dapat sa isang hedgehog, no? Tandaan po natin na ang hedgehog is solitary animal. Tandaan nyo po yan, solitary animal po ang hedgehog. So, sanay silang mag-isa. So, dapat one enclosure, one hedgehog. So, ang ideal size ng isang enclosure para sa isang hedgehog is around 50 liter pataas. So, ibig sabihin, 50 liters pataas. Mas malaki yung enclosure, much better, no? Mapakeeping man yan or mapabreeding. So, dapat ulitin natin, one enclosure, one hedgehog, no? Dahil solitary animals lang po sila. So, pinagsasama lang po ang isang hedgehog for breeding purposes or mating or stud session, di ba? Or breeding session. So, yun po. So, ano ba yung ginagawa ko bago tayo mag-breed ng isang hedgehog? Ang ginagawa ko po, kapag gaya na nasabi ko na una, kapag okay na yung age, maganda na yung body build nila, healthy na sila, meron na silang sapat na magandang sukat na enclosure, so meron ako ng mga yan. So ang kailangan kong gawin, yung sistema naman, yung diskarte ko, tinitimbang ko po yung female or yung babaeng hedgehog before lagyan o samahan ng male. So bakit po tinitimbang? Para malaman ko po at ma-take note o ma-record yung timbang ng female once na sinamahan ko sila ng male, bibilang ako ng 2 linggo. No? 2 linggo na magkasama sila. Yung 2 linggo na yon kasama doon yung observation. Dapat vigilant po kayo, inoobserbahan nyo po sila. Kasi baka mamaya mag-away, magagatan, magkaroon pa ng magkasugat or possible ma-injury yung isa't isa sa kanila. So, laging obserbahan sa 2 linggong yon. Yung sa akin po, sa experience ko, 2 linggo ko pinagsasama. Then, after ng 2 weeks, titimbangin ko po yung female. Once na yung female, tumaas yung timbang or nag-gain ng weight, doon pa lang ako nag-aalis ng male. Ibig sabihin, malaki na yung possibility na buntis na po yung female. No? Malaki po yung possibility noon na buntis na yung female. So, after ko nahiwalay po yung male, pinapalitan ko po yung mga enclosure niya, lililinis ko, at pinapalitan ko lang magandang ng bagong beddings para nagre-regular na ako nagpapalit. Weekly nagpapalit na ako ng mga beddings niya. Minsan, hindi lang weekly, 2 times a week, nagpapalit ako ng beddings. Pinapanatili kong malinis na yung enclosure niya, yung mga beddings niya. Lagi na ako nagbibigay ng mga pagkain, laging present yung tubig, para pagdating ng araw ng mga anak siya, healthy siya, no? Healthy siya. So, yun po. Ang gestation period na isang hedgehog is around 30 to 35 days.
kapag bagong hedgehog lang po. Ito yung mga first time na manganganak. Pero once na-proven na ng isang beses, so tumatagal po yan, nag-extend po yan hanggang 40 days, no? 40 days. Yun po yung ang tinagdawag ng gestation period. Ito po yung bilang ng araw magmula nung na-stud siya. Possible po siyang na-stud at naging effective po yung stud ng male sa kanya up to mabuntis at manganak. So yun po yun, no? Start ng na-mate siya ng male hanggang sa manganak siya. Yun po yung bilang ng araw, no? 30 to 35 days, nag-extend po yan hanggang 40 days. Ganun po yun. So, after po niyan, manganak, ano po yung dapat gawin after manganak ng isang hedgehog? So, ang dapat pong gawin dyan is bigyan lang po siya ng pagkain at hayaan po siyang makapagpahinga, no? After manganak ng isang hedgehog na babae. Dapat laging present yung pagkain, dapat laging present yung tubig, at the same time, maiwasan siyang ma-stress, no? Tandaan po natin, ng isang hedgehog is napaka stress po niyan kapag after manganak, no? Stressful po yan after manganak. So hanggat maaari, huwag natin siyang magalaw o ma-stress. Bigay lang po tayo ng pagkain at ng present niyo lagi yung tubig. Kung meron man tayo lilinisin, hanggat maaari, spot cleaning lang, no? Spot cleaning. Yung area lang na madumi, yun lang po yung galawin natin. At syempre, number one, huwag na huwag niyo pong hahawakan ang kanyang anak dahil may pagkakataon po na ang hedgehog o mas lamang na ang isang bagong panganak na hedgehog pag hinawakan yung haglets o yung anak niya, maaari niya po itong kainin, no? Pag hinawakan natin yung anak niya at nailipat doon yung scent ng kamay na meron anumang amoy yung kamay natin at nailipat doon sa haglet o sa anak niya, maninibago po ito, magiging stressful po siya at maaari po siyang maaari po niya kainin yung mga anak niya. So hanggat maaari, yun po yung dapat niyong tandaan. Huwag na huwag niyong gagalawin yung anak niya o yung haglets. Ano ba yung advisable age na haglets para mahawakan siya? So be vigilant at observer at dapat obserbahan niyo rin. Pinakadabis na hawakan ng anak is 1 month pataas, no? Yung kompleto na halos yung kills niya o yung mga tusok-tusok niyang balahibo sa katawan o yung tinatawag na kills, no? So yun po yun. So yun lang po. Hopefully at na natuto kayo at may naibigay akong information about sa experience ko sa pagbibreed ng aking alagang hedgehog. So hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na nagsasubscribe, naglalalike at saka at syempre nanonood ng ating YouTube channel, Kuya Xiao TV. Maraming salamat, hanggang sa muli.